Mga madam, mga inday, mga kamami, ito po ang inyong Madam Inday. Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta ang mga buhay-buhay? Kamusta? It's Monday, panigurado, maraming trabahong bahay dahil sa nagdaang weekends. Pero carry lang yan, go, go, go. Mga Wonder Woman ng bahay, ang ating mga kamadam, kainday at mga mami. So today po, magluluto tayo. Ano ba ang magandang iluto ngayon na masarap? So, ang iluluto po ni Madam Inday ngayon ay isa sa kanyang mga paborito. Kaya samahan niyo po ako sa kusina ni Madam Inday. Magluluto po tayo ng, alam niyo na, paborito rin ng karamihan sa mga Pilipino, ang ulam na to, yung ibang lahi na tikman nila, nagustuhan naman nila kasi masarap po talaga to. So, magluluto tayo ng kare-kare. Yung version ni Madam Inday, easy way how to cook kare-kare. Easy. So, tara, samahan nyo ako kung paano tayo magluluto ng kare-kare. So, magluluto na po tayo ng kare-kare at ito na po ang ating mga ingredients na gagamitin. So, kailangan po natin ng talong. Mamaya na po hiwain ni Madam Inday ang talong dahil iitim po. Baka maging negro ang ating talong bago maluto. Pechay, nahugasan na po natin yan. At ang ating sitaw, sibuyas at bawang. Meron din po tayo ditong kare-kare mix na nilagyan ko ng annatto powder para po magkaroon ng kulay ang ating kare-kare at dagdag lasa. Then yung roasted peanut po natin, ginrind ko po para talagang magiging malasa ang ating kare-kare. May peanut din po tayo dyan. Mag-a-add tayo ng peanut. Yung iba po, naglalagay sila ng rice flour. Wala po kaming rice flour. Wheat flour po. Kaya wheat flour na lang lalagay natin. Pero konti lang siguro. At higit sa lahat, ang ating karne. So, pata po. Pata yung ating gagamitin. Bali, pinalambot ko na ho siya. Ready na yan. Pinalambot ko na siya ng isang oras. So, talagang tender na po yan. Para sabay-sabay luto na. Para po talagang mabilis ang ating kare-kare. Pinabilis na masarap na kare-kare. Kaya, samahan niyo po ako sa pagluto. At syempre, inihanda ko na rin po ang ating gagamiting olive oil, ayan, pepper, salt, tsaka kung gusto ng chili flakes. So, tara, samahan niyo na po ako magluto. Hello mga kamadam, kamga inday at mga kamami. Ito, ready na po ang inyong Madam Inday. Magluluto na po tayo. So, hairnet check, eyeglasses check para mas makita natin lahat. At saka naka-apron na. So, tara na po, magluluto na tayo. So, magpainit muna po tayo ng ating pot. Habang tayo nagpapainit para sigurado pagluto natin ng pag-isa natin ng sibuyas ay mainit na siya. Siya ay kakanta na. So, wait lang po muna natin. Dasal ulit. Dasal, dasal ulit. Sana masarap ulit. Halat natin yung mantika. Yes po. Yan muna natin
mag-isang mabuti ang sibuyas bago natin ilagay ang bawang. Yung parang caramelized nga daw, sabi ko ng boss ko, caramelized the onion, it's so yummy. Ang gigisa lang naman po natin sibuyas at bawang. So, pwede na ang bawang. Kung tutuusin po talaga, madali lang magluto ng kare-kare kung lahat po ay naka-prepare na, lalo na kung napalambot nyo na yung gagamitin yung oxtail, o kaya beef, o kaya pata, o kahit na anong choices nyo, minsan chicken, o lechong kawali para sa kare-kare. Kanya-kanyang gusto, kanya-kanyang version, kung ano yung gusto natin, yun ang niluto natin. Na po yung ating sibuyas at bawang, lalagay na po natin yung pinakulo natin na pata para po pasubuin ulit natin siya. Bali, hinulo ko na po yung ating pinasubo na pata, yung pinalambot natin. So, andyan na po siya. Yan, papakuluin natin siya ulit. So, maganda po pag yun talagang tender na tender yung karne o yung pata na gagamitin nyo o oxtail, kung ano po yung choices nyo para sa kare-kare nyo. So, ako po, ang ginagawa ko, ganyan. Pinalambot ko na siya. Kung tutuusin po, talagang napakadali magluto ng kare-kare kung napalambot na natin yung karne na gagamitin natin. So, sa akin po, pwede na po natin i-add din o ilagay na yung ating kare-kare mix na may annatto powder para kumapit na yung kulay niya, tsaka yung lasa niya, kumapit na din. Po. So, may kulay na siya. Lalagay ko na ho yan sabay-sabay para makulay ang buhay. Pwede ko na rin ho isabay ang ating giniling na peanut. Sabi sa inyo, madali lang tong aking kare-kare. Pinadali ko na lahat para doon sa mga nagmamadali. Sabay-sabay na. Sabay-sabay na. Yan. Pwede po tayong maglagay ng asin. Lagyan ko na siya ng asin. Medyo marami to, kaya yan. Konting paminta. Tapos, tansyahin na lang po natin mamaya kung talagang kailangan pa natin ng wheat flour na yan, dahil kung malabnaw siya, masarap sa kare-kare, yung medyo creamy at malabnaw siya. So, lalagyan ko na rin mo siya ng peanut.
Ayan, mga madam, mga inday, mga mami, ang ating pong kare-kare. Hindi pa po natin siya nalalagyan ng rice flour o anong wheat flour. Sabi ko nga wala akong rice flour, kaya wheat flour lang meron kami. So, creamy na po siya agad. Sa puntong ito, pwede na po natin siya lagyan ng yung gulay natin. Lalagyan ko na po siya ng sitaw. Ganda ng kulay ng kari-kari natin. Hindi daw ako mag-add ng beef cube o nor cube o chicken broth para pampalasa, kasi yung sabaw natin na pinakuluan ng karne, sigurado okay na yun sa napampalasa ng sabaw. Tsaka yung mani niya, yung peanut, sakto na huyod. Hindi na natin kailangan yan. Takpan na po natin siya. Yeah, mga kamadam, kainday, mga mami, umukulo na po. So, ako ang gusto ko sa gulay, half cook lang yan. Kaya, ilagay natin siya sa huli. So, napaka-simple po at napakadali ng kare-kare. Pasubuin pa po natin siya. So, pagkasubo niya, lagay naman natin ng talong. So, pwede na natin ilagay ang talong. Natin para magkasindate. So, let it simmer po ulit. Ayan, mga madam, mga inday, mukhang luto na po ang ating kare-kare. So, hindi po natin siya lalagyan ng maraming asin, kasi po, alam nyo naman, hindi buo ang kare-kare o kapag wala yung kapatner niya. At alam na po naman natin lahat na kung ano ang kapatner ng kare-kare. So, ang bagoong po, kaya hindi po natin siya aalatan dahil kailangan po. Gagamit po ito kasi ako mamaya ng bagoong. Kaya masarap po ang kare-kare pag may bagoong talaga. Tapos yung talong natin, hindi po natin siya ilulutong mabuti kasi ma-overcook po yan. Tapos yung sitaw natin, masarap siya, yung parang crunchy siya, half cook lang. So kaya luto na po yan, mga madam, mga inday. So, tara po at isa-serve na ni Madam Inday sa table ang ating pinaising kare-kare. Easy way how to cook kare-kare. So, kita nyo naman, mga madam, mga mami, mga kainday. 11 minutes lang po, luto na ang ating kare-kare. So, kaya, tara na po. Nga pala, baka po nagtataka kayo kung bakit kulang ang gulay ng aking kare-kare. Alam ko po sa inyo, yung iba, naglalagay ng gulay na yon, pero mamaya, papakita na lang po natin kung ano yung kulang na gulay sa kare-kare ko. Tanti! Ayan, mga madam, mga inday, mga mami, ang bali ang sinasabi ko po sa inyo, yung kulang na gulay natin sa ating kare-kare ay yung pechay.
binilunch ko lang po siya para alam nyo naman, pag isama natin yan, may tendency na ma-overcook siya, maduro. Kaya better po na i-separate na lang natin siya ng luto. I-blanch lang po natin siya. Then, i-garnish na lang po natin siya sa ating kare-kare. So, mamaya po papakita ko sa inyo ang aking lunch. Ako po ang unang huhusga sa aking niluto. Kaya tara po, samahan niyo ako sa table para po sa aking lunch po. Ayan mga madam, mga inday, mga mami, tapos na po ang ating kare-kare, ang ating easy way how to cook kare-kare. So, yun po ang sinasabi ko sa inyo na hindi ko inilagay ang pechay. Nung niluto natin, binlunch lang po natin siya para po pwede po natin siyang gawing garnish lang. Kasi may tendency na kapag isinama po natin sa pagluluto yung pechay, natudurog po. Tsaka syempre po, ang partner ng kare-kare natin, walang iba kundi ang spicy bagoong. Kaya ano pa po bang antayin natin? Tara na, kakain na si Madam Inday! Hanggang sa susunod po na mga vlog ko at maraming salamat po sa inyong panonood at sa pag-subscribe. Maraming salamat po at ito po ang inyong Madam Inday. Please don't forget to subscribe, hit the notifications, give a huge thumbs up. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Kain po tayong lahat. Want to try? Later. Later. Hindi po siya nakain talaga niyan. Kaya and later she got raw. Chili. I have chili raw. Ayun. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Share the love. And what else? Share the love. Mabuhay! Bye! Bye! Sobrang lambot po ng karne natin. 45 minutes ko po yan pinakuluan. Low cook lang po. Low fire lang siya. Kita niyo naman, oh. Sobrang lambot, oh. Sobrang lambot siya. Tsaka, yan po, hindi na natin siya nilagay ng rice flour. Malambot, malapot na talaga siya. Kasi purong peanut po ang ginamit natin. Yung giniling na peanut at saka yung peanut butter. Ako po maraming gulay. Promise, sarap po. Sold na si Madam Inday dito. No rice po tayo. Kain po tayong lahat.